Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So ang Asian Games nga ay sa September 23 na. Quick turnaround dito para sa ating mga players. Ganun pa man, karamihan nga sa ating players na karapat-dapat mabigyan ng pwesto para sa ating national team ay out sa tournament na ito. Una nang sinabi ni Dwight Ramos na hindi siya maglalaro para sa Asian Games for reasons na hindi niya binanggit. Well, lang matanong nga din dito si Renz Abando ay sinabi niya na hindi din siya sigurado sa Asian Games dahil sa conflict ng schedule niya sa KBL. July 9 pa nga daw siya pinapabalik sa Korea ngunit nag-extend lang siya ng pahinga sa team para sa World Cup. So malamang ito din nga ang rason kung bakit hindi maglalaro si Dwight Ramos. Kung alanganin nga si Dwight sa Asian Games dahil sa B-League, ibig sabihin niya na hindi din pwedeng maglaro ang tulad nila kay Sotto, Kiver Ravena, Bobby Ray Parks Jr., Matthew Wright, Terdy Ravena, Carl Tamayo, Jordan Heading, Greg Slaughter, Roosevelt Adams, RJ Abarrientos, AJ Edu at Robert Molik na lahat din parte ng B-League. Habang mga KBL players naman na tulad nila SJ Belangel, Justin Gutang, Ital Alvano, Dave Eldefonso at Juan Gomez de Leano ay hindi din available. So ang tanong ngayon ay sino ba ang mga players na gagamitin natin? Less than 3 weeks na lang nga at Asian Games na at wala pa tayong lineup or core lineup at least at wala din tayong coach. So ewan ko na lang nga kung anong kakalabasan ng ating team. Kailangan natin na bumuo ng chemistry at kabisaduhin ang lahat ng bagong plays at bagong sistema ng bagong coach in less than 3 weeks. So good luck nga sa ating Gilas Pilipinas. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang kanina naman ay naganap na ang bakbakan ng dalawang undefeated teams at yan ay ang Team USA at ang Lithuania. Ang Lithuania ay kilala bilang isang team na napapalibutan ng shooters. Wala ka sa lineup nila si Domantas Sabonis, ngunit andyan naman si Jonas Valanciunas. Sila din ay may matinding suporta mula sa kanilang mga fans sa parang mga Pilipino din na very passionate pagdating sa basketball. Well, simula pala nga ng game ay 6 ng 3 points kagad ang ginawa nila, kaya naman nilubog kagad nila ang Team USA sa score na 31-12 patungo sa second quarter. Third quarter na nang makabawi ang Team USA sa pangunguna ni Anthony Edwards. At sa fourth quarter ay sinusubukan talaga ng Team USA na makabalik sa game by scoring 39 points sa 10 minutes na running time pa. Ngunit 39 points din nga ang ginawa ng Lithuania sa fourth quarter. Kaya naman sa uli ay pinalasap ng Lithuania sa mga Amerikano ang kanilang unang talo sa score na 110-104. Pitong player ng Lithuania ang gumawa ng double digits. At 12 points, 7 rebounds nga dyan si Jonas Valanciunas. Ang hirap nga big kasi ng apelido ng iba mga kaibigan, tingnan nyo na lang ang picture na ito. Habang sa Team USA naman ay nasayang ang 35 points si Anthony Edwards, 14 points, 7 assists si Jalen Bronson at 14 points si Mikal Bridges. Bukod nga sa tinalo at dinilaan pa ng Lithuania si Austin Reeves, matapos ang game ay suot-suot din ni Vaidas Kariniuskas ang sombrero ng Team USA. Siya ay nagtala ng team best 15 points. Na-out-rebound din ng Lithuania ang Team USA 43-27. May 15 three-pointers sila with 56% shooting. Pareho din silang pasok mga kaibigan sa quarterfinals. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?